despite the pandemic, kabi-kabila na po ngayon ang nagaganap na virtual or online graduation thanks to live streaming, thanks to online classes, thanks to the adjustments by the universities or the schools. Marami ho tayong graduate na senior high school and college graduates sa panahong ito. So allow me to focus this reflection on the senior graduate students, senior high graduates, and the college graduates with the question, what's next? Anong gagawin ko ngayon sa buhay? And the rest of us can also ride on this reflection with the general overarching question, what do I want to do in life? So marami sa mga kabataan natin ngayon, tatanungin nila ang kanilang sarili, tatanungin nila ang kanilang mga magulang, tatanungin nila ang isa't isa, ano ba ang gagawin ko? Anong kurso ang kukuhanin ko? Anong landas ang tatahakin ko? And there will be many beautiful advices for them. There will be advices that are practical in nature. Hanapin mo kung saan yung uso na kurso ngayon, yung in demand, so that after you finish the course, immediately, madali ka nang makakuha ng employment. The others would be family in nature. Huwag mong kalimutan yung family business natin, yung family identity natin. Kung kilala tayo bilang angkan ng mga abogado, angkan ng mga doktor, angkan ng mga inhinyero, edi sundan mo ang yapak ng iyong mga magulang. The others would be more free in allowing the students to decide. Ano pa't ano pa yan? Saan ka ba masaya? Ano ba yung talento mo? Saan ka ba nahihilig? These advices, with all their particular contexts, are good. Basta walang maapakan, basta hindi nakakasama sa iba, go to where your heart is. Go to where your family's service is. Go to where your happiness is. Go to where you will get employment. Punta ka kung saan ka yayaman. Basta wala kang maapakang tao, let it go, let it be. When I was young and I was at this crossroads of my life, ako po ay nag-high school sa Mary Help of Christians High School Seminary. It is a diocesan seminary, and for some reason that I cannot also fully explain at that time, I wanted to shift sa religious training. Gusto kong mag-SVD kasi yung mga pari namin sa parokya ay SVD, siguro ako ay nainganyo. So I was sent to the bishop, who at that time was Oscar V. Cruz, para magpaalam, humingi ng basbas, kasi lilipat na nga ako from diocesan formation to the religious formation of the SVDs. Did he give me a practical advice? Did he ask me kung masaya ba ako dito? Tinanong ba niya ako kung ito yung calling ko? No. I clearly remember the challenge that Bishop Cruz posted on me. Ang sabi niya, sigurado ka ba dyan? Because if you do not make it to the SVD, I will not welcome you back anymore to Pangasinan. Ako, natakot ako. As a young boy, he challenged me. And he kind of scared me. Imagine, if you don't make it to the SVD, and I don't have a full knowledge of what the SVD formation is, I will no longer accept you back in Pangasinan.
Salamat sa Diyos, hindi ako pinalabas ng mga formators ko sa SVD. Ngayon ako ay isang paring SVD at mahal na mahal ko pa rin ang Diocese of Lingayen-Dagupan. In fact, one of the nanays who passed away is a nanay to us all priests of Pangasinan. Si Ma'am Nanay Trining or Ma'am Juliana Bravo. To my surprise, when I met a famous reporter and she heard this story, ang sabi niya sa akin, news reporters, "You know, Father, when I and my husband, who at that time was my fiancé, decided to tie the knot, magpakasal, pumunta kami kay Oscar Cruz at sabi namin sa kanya, 'Bishop, we have decided na magpapakasal na po kami.' Ang sabi daw sa kanya ni Oscar Cruz, 'Sigurado ba kayo? Because if your marriage fails, I will not divorce you. I will not annul you.'" Nagulat daw sila at yun ang unang-unang bunsod sa kanila ng mabuting obispo. But looking back, what was Bishop Cruz telling me and telling them? If you go for what makes you happy, if you go for what is your family business, if you go for what is course that is uso, if you go for something, do you have the commitment that it would take? In the gospel, the same thing was posed by Jesus to those who wanted to follow him. "Panginoon, I will follow you wherever you go." At ang sagot ni Jesus, "Wala akong tulugan. Tinutulog sa ako. Mahirap ang buhay ko." Do you have the commitment to enter this life? Another said, "Lord, I want to follow you, but first let me do some things on bury my father or do this or do that." Ang sabi ng Panginoon, "Do you have the commitment to pursue what you are to pursue in the kingdom of God?" My dear friends, I will be forever grateful to Bishop Cruz when he scared me that way, because I believe he gave me what needs to be told. Children, students will also be asking us the same questions. And there's nothing wrong if they follow their heart. There's nothing wrong if they follow their calculations. There's nothing wrong if they choose this or that path for as long as those paths are good. But they have also to be told, do you have the commitment to do this? At hindi lang ang ating mga kabataan ang gustong magpakasal, ang gustong magmadre, ang gustong mag-abroad, ang gustong magtrabaho, ang gustong gawin to, ang gustong gawin yan. We can do a lot of things in the kingdom of God. But we start with a question that Jesus lovingly but directly posed to those who want to follow Him. Do you have the commitment? Are you ready to give that commitment? Hindi biro ang mag-participate sa misyon ng Panginoon sa kaharian ng Panginoon. Hindi biro ang magpalaki ng anak. Hindi biro ang mag-atang ng responsibilidad. Hindi biro ang gumawa ng desisyon. Do you have the commitment? Because the Lord reminds us at the very start, please have the commitment to decide to follow the Lord. Let us all stand.